Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pag-abagabag, tayo ay tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Sa araw na ito ay ating ginugunita sina San Carlos Wanga at mga kasamang martir. Dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak. Dito nagaling kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi kong dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hahanapin magpahanggang wakas. Mula pa sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay na matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakamtan ko na ang karunungan. Sa gayon, ay nakatuklas ako ng maraming aral.
Lagi kong sinisikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat na nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan at sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na magangkin ang karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang kakapusan ng bagay na ito. Kaya sa Diyos ako humihingi ng tulong. Siya ang laging nilulunggati ng aking puso at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya ay aking natagpuan at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay may pagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahatang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Ating kabutihan, lugod, ay nasa loobin ng Diyos. Yung paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal o tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya
ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. "Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo para sa araw na ito na muling tinutuligsa ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya kung anong karapatan o otoridad ang nagbigay sa kanya upang gawin ang mga bagay na pagpapagaling sa mga may sakit at pangangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ngunit ang tugon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay isang hamong pabalik sa mga ito. Ibig sabihin, alam ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Kaya naman, hindi niya hinayaang makahadlang ang mga kalaban upang maipahayag niya ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng kaharian ng Ama at ng pagpapagaling sa sari-sari at iba't ibang sakit at karamdaman. Labis po ang pagkainggit ng mga pinuno ng Hudyo kay Jesus, lalo na't nakikita nila dumarami ang mga taong sumusunod, nakikinig at humahanga sa ating Panginoon. Nakakalungkot lang pong isipin na may mga taong imbis na matuwa at maging masaya para sa kanilang kapwa, ay inggit ang nagahari sa kanilang mga puso. Minsan, kung sino pa ang gumagawa ng mabuti
ay siya pa ang napapahamak. Kung sino pa ang mabuti, siya pa ang sinisiraan at hinihila pababa. Kung sino pa ang mabuti, ay siya pa ang ginagawan ng masamang balak. Minsan nga, hindi lang basta ordinaryong inggit. Kung hindi, gumagawa pa sila ng mga bagay na ikapapahamak at ikalulugmok ng kapwa. Tulad ng mga pinunong ito, nais nilang ipapatay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno dahil sa sobrang inggit at kinalaunan, ito nga ang nangyari. Subalit, magtagumpay man sila sa kanilang masamang plano, sa bandang huli, mangingibabaw pa rin ang dakilang plano at kalooban ng Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi ito pagkatalo. At ang kanyang kamatayan ay ang naging dakilang tanda ng walang patid na pagmamahal ng Diyos Ama para sa ating lahat na kanyang nilikha. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, gawin nating inspirasyon ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ipinakita niya na ang isang mabuti kahit nasa gitna ng kasamaan ng mundo, mananatiling mabuti. Uulitin ko po, ipinakita ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang isang mabuti kahit na nasa gitna ng kasamaan ng mundo, mananatiling mabuti. Hindi siya nagpa-apekto, hindi siya magiging masama dahil masama ang mga nasa paligid niya. Subalit sa gitna ng karupukan ng tao, magniningning pa rin siya dahil siya ay mabuti. Ibig sabihin, ang mabuti kailanman hindi kayang mabahiran ng kasamaan. Ang mabuti sa bandang huli ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Sa mundong ang umiiral ay galit, hinanakit at pagkaingit. Piliin po natin maging mabuti. Magsabog tayo ng liwanag at inspirasyon. Kapag pinili natin ang mabuti, pinipili natin ang Diyos upang siya ang maghari. At sa bandang huli, tayo ay kanyang pagpapalain. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin na may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso
na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yung mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasal, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasal, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Wanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal
ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan.
At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na Hunyo a 17, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan po ay 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi nagupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.